Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and our today's word in which we need to agree, believe, claim and declare as what I repeatedly say, hindi po sapat na ang salita ng Diyos ay atin lamang binabasa, atin lamang pinag-aaralan o atin lamang pinapakinggan. Kailangan po natin itong sangayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, angkinin ng buong puso, at ideklara ng buong puso ng magkagayon, ito ay magkaroon ng kapangyarihan at katuparan sa ating mga buhay. Let us read here in Deuteronomy 7:9, Tagalog ang Biblia. Talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa kaniya at tumutupad ng kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin ng lahi. And in Amplified Version, Deuteronomy 7:9, know, recognize, and understand therefore that the Lord your God, He is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love and mercy with those who love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Book of Deuteronomy is no other than Prophet Moses himself. And Prophet Moses authored Brethren in Christ 5 books in the Old Testament, and these are Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. And we all know naman that Moses ay siya po ang naging deliverer ng maging slaves ang mga Hebrew people sa Egypt, Brethren in Christ. At si Moses ang nanguna patungo po mga kapatid sa Kanaan na tinatawag nilang Promised Land. At we all know naman sa buhay ni Moses na marami pong mga himala ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan po ni Moses. At dito, mga kapatid, ay sinasabi po ni Moses sa mga Hebrew people na talastasin ninyo. Ang ganda ng pagkasabi sa Amplified, know, recognize, and understand. Kailangan alamin natin, mga kapatid, kilalanin natin at unawain natin na ang Diyos ay siyang Diyos. Sabi ko nga, mga kapatid, ang Diyos ay mananatiling Diyos, hindi siya mapagbabago ng anumang sitwasyon at hindi siya mapagbabago ng anumang panahon, at ang wika po ni Moses ay tapat na Diyos, ang Diyos na inyong pinaglilingkuran. At tulad ko po din ng lagi kong sinasabi, ang salitang Tagalog na tapat, pag binasa po natin yan mula taas pa baba, tapat, baba pa taas, tapat, at kanan pa kaliwa, tapat, kaliwa pa kanan, tapat. So, anumang anggulo ng buhay, mga kapatid, ay ang Diyos ay mananatiling tapat at nag-iingat ng tipanan, mga kapatid. Alam naman po natin pag sinabing testament, pag sinasabing agreement, pag sinasabing covenant, brethren in Christ, at siya po ay naggagawad ng kagandahang loob, mga kapatid. At ang pagkasabi nga po ng Amplified ay keeps covenant and steadfast love and mercy. Sa kanino, mga kapatid? Sa ang wika nga ni Moses, sa mga umiibig sa Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos, because way back then, ang kanilang sinusundan ay mga utos ng Panginoon. Subalit, in our time, ang sinusundan natin ay ang mga salita ng ating Panginoon na siyang bagong tipanan din sa atin. At ang wika ay hanggang sa 1,000 salin lahi. So, our God whom we are serving, ang Diyos na ating sinasamba, pinapapurihan, pinaglilingkuran, pinananaligan, Diyos mga kapatid ng lahat ng lahi. That's why our today's message entitled A Promise Keeper to 1,000 Generations. So, brethren in Christ, kasama po ang ating henerasyon dito po sa pinaggagawaran ng Diyos ng kanyang pangako.
At alam naman po natin na mga kapatid na ang Diyos kapag nangako ito ay kanyang tinutupad. Even though, kaya nga sabi po ni Pablo sa kanyang mga sulat, gaano man kadami ang pangako ng Diyos, ay ang kanyang tugon ay oo or yes, brethren in Christ. So, ang sabi nga po ni A.R. Bernard, mayroon pong 8,810 promises from Genesis up to Revelation. And if we are going to divide that, brethren in Christ, lalabas po na mayroon po tayong 24.4 promises a day. And if we are going to divide the 24.4 promises a day into 24 hours a day, lalabas na sa bawat oras ay may pangako ang Diyos. Kaya round the clock, 24/7, nagmamanifest ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay, because the God whom we are serving, the God whom we are worshiping, is the God who keeps His promise sa lahat po ng henerasyon. And our today's promises, we are going to acronym the word CALMS, C-A-L-M-S, Brethren in Christ. At ito po ang pinag-iingatan ng Diyos upang lagi niyang maigawad sa atin na mga henerasyon, at lalo na sa mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano, at mananampalataya, dahil ito po ang mga nagmamahal sa Diyos, ito po ang sumusunod sa kanyang mga utos. First point, He keeps His covenant to those who love Him. Mga kapatid, tandaan po natin, no one can break the covenant. We have entered into a new covenant. At alam niyo po, yung bagong tipanan ng Diyos, ito po ay tinipan sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo when He died on the cross. At ang bagong tipanan na ito ay sinabi po doon, mga kapatid, sa Jeremiah na I will make a new covenant and I will never stop doing good. Kaya mga kapatid, magkulang man tayo, magkamali man tayo, ang Diyos ay mananatiling tapat sa kasunduan. At ano ang kasunduan? Hindi po siya titigil na gumawa ng mabuti sa bawat isa sa atin. Kaya He will be good sa atin and He will always be good sa atin, mga kapatid. Kaya yan po ang covenant na mayroon po tayo. Kaya dapat panghawakan po natin, dahil ang Diyos ay nag-iingat sa kanyang tipanan sa atin upang maigawad, maisagawa at maipamalas ito sa atin. Second point, He keeps His anointing to those who love Him. Why I mentioned anointing, brethren in Christ? Because pag sinabing anointing, ito po ay Spirit or Holy Spirit, which represent, brethren in Christ, the presence of God. Kung sinasabi niya po na thousands, generations, brethren in Christ, at siya po ay mananatiling tapat, it's by His presence, brethren in Christ, it's by His Spirit. At yan ang tinatawag nating anointing. Kaya alam niyo po kung bakit tayo nagiging successful, bakit tayo nagiging prosperous, bakit tayo nagiging victorious, brethren in Christ, is because the anointing of God ay sumasa atin. Kaya nga po, ang sabi po ni Apostle John or the Beloved John, lahat tayo ay mayroong pahid ng Diyos. Kaya mga kapatid, ikaw, ako, tayong lahat na mga anak ng Diyos, born again, Christian at mananampalataya, lahat po tayo ay anointed because the anointing of God has been poured out sa bawat isa sa atin. Kaya normal sa atin ang maging successful, normal sa atin ang maging prosperous, normal sa atin ang maging victorious because the anointing. Kaya throughout the Bible, yung mga Bible characters na sinamahan ng presensya ng Diyos. Kaya maging si Moses, sinabi ni Moses, Lord, if you want, go with me, wag mo na akong pasampahin sa bundok na iyan. So, mahalaga po ang presence ng ating Panginoon, mga kapatid. At the presence of God will remain mula sa atin na mga magulang hanggang sa ating mga anak o magiging anak hanggang sa ating kaupapuhan. So, because God is the God, mga kapatid, of thousands, generations. And third point,
He keeps His love to those who love Him. Ang ganda nga ng pagkasabi sa Amplified, yung steadfast love, ang sabi po doon mga kapatid. Pag sinabing steadfast love, ito yung love na understanding, ito yung love na unconditional, ito yung love mga kapatid na makikita po ninyo na genuine na pag-ibig ng Diyos. So, the steadfast love of God will remain sa buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid. At kailangan po natin tandaan na no one can separate us from the love of God. Walang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig po ng Diyos. At remember na sabi po ni Apostle John or Beloved John, God is love. Kaya kung ang Diyos ay nananahan sa atin, mga kapatid, therefore, mayroon tayong tinatawag na fullness of love, mga kapatid. Dahil ang pag-ibig na ito ay hindi ito na ibibigay ng sanlibutan. Hindi ito nauunawaan ng sanlibutan because this love is able to love despite of, mga kapatid. Ang pag-ibig na ito ay mayroong kakayahan na umibig sa kabila kung sino tayo, ano tayo, mga kapatid. So that is the love of God that we have. And God is faithful to us. Mga kapatid, siya po ay mananatiling mapagmahal sa atin. At tulad lagi ng inyong naririnig sa akin, hindi mapagbabago ng panahon, hindi mapagbabago ng sitwasyon, ang Diyos nating pinaglilingkuran, maging po ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal sa atin, ay hindi rin mapagbabago ng panahon at hindi mapagbabago ng anumang sitwasyon. And fourth point, He keeps His mercy to those who love Him. Magkapatid po ang mercy at saka grace. Kasi mga kapatid, grace and His mercy. Once na ginawaran tayo ng grace ng Panginoon, of course, gagawaran din tayo ng mercy. Dahil I always defined what is the difference between mercy and grace. Pag sinasabing grace, hindi natin nararapat tanggapin ang mga pagpapala dahil tayo ay mga nagkasala before. Dahil sa ang Diyos ay mapagbiyaya, tinanggap natin ito. Ano po yung mercy? Nararapat naman natin tanggapin tulad ng parusa dahil mga nagkasala tayo before pero hindi na natin tinanggap ang parusa because of God's mercy. So, yun po ang kaibahan ng mercy at saka yung grace. Kaya mga kapatid, dito, kung ang Diyos ay iniingatan ang kanyang awat habag sa atin, ibig sabihin mga kapatid ay hindi ho tayo makakaranas ng anumang penalty, anong sentence, anumang mga kapatid consequence sa mga pagkukulang at pagkakamali natin because laging naroon ang mercy ng Panginoon. Again, pag sinasabing mercy, nararapat tayo tumanggap ng kaparusahan kapag tayo ay nagkakamali, nagkakasala at nagkukulang pero hindi na po natin tinatanggap dahil kinawaan tayo at kinahabagan ng Diyos. Kaya ang Diyos ay mananatili ang tapat sa bagay na ito. And fifth point, last point, He keeps His sincerity to those who love Him. Ano po, bakit ko po binanggit ang sincerity? Dahil ang sincerity is synonym, brethren in Christ, ng pagiging tapat. So binanggit ni Prophet Moses na ang Diyos ay tapat. Lagi natin tandaan na ang Diyos ay mananatiling tapat tulad ng as what I mentioned earlier na pag binasa natin ang wikang Tagalog na tapat, mula taas pa baba, baba pa taas, kanan pa kaliwa, kaliwa pa kanan, mababasa pa rin po natin ay tapat. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos kahit na anuman ang sitwasyon, anuman ang panahon, anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating kinakaharap sa buhay, anuman mga hamon mayroon tayo sa buhay, mga kapatid, lagi natin tanda, mananatili ang Diyos na tapat sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, at of course, brethren in Christ, sa kanyang mga anak. Kaya salamat sa Diyos because the God whom we are serving, the God whom we are worshiping and the God whom we are believing, mga kapatid, ay Diyos na sincere, sincero sa kanyang mga salita. Kaya nga,
Wala pong pag-aagam-agam na sabi ng Bible na ni isang salita ay walang nabibigo sa mga sinalita ng Panginoon, at kahit kudlit, kahit tuldok, ay kanya itong tutuparin sa atin. Kaya pag sinabi ng Diyos that we are blessed, brethren in Christ, aba, tayo ay dapat manghawak na tayo ay pinagpala, dahil sincero ang Diyos, seryoso ang Diyos doon sa kanyang mga salita, because He is faithful. Kaya ito lang po, alam nyo po kung bakit others are minsan nawawala ng pagtitiwala sa Diyos. Kasi ang totoo, hindi nila pa lubusang kilala ang Diyos. Pero the moment that we know our God, kaya diba, binanggit kanina ng Amplified, we have to know, we have to recognize, we have to understand na ang Diyos ay tapat, mga kapatid. So, again, may problema man tayo, may pagsubok man tayo, may mga pasanin man tayo sa buhay, there is only one thing for sure, brethren in Christ, God will remain faithful sa buhay ng bawat isa sa atin. To sum up of our today's message, which entitled A Promise Keeper to a Thousand Generations, and our today's promises, we acronym the word CALMS, C-A-L-M-S. Ito po mga kapatid ang pinag-iingatan ng Diyos upang maigawad sa atin. First point, He keeps His covenant to those who love Him. Second point, He keeps His anointing to those who love Him. Third point, He keeps His love to those who love Him. And fourth point, He keeps His mercy to those who love Him. And fifth point, last point, He keeps His sincerity to those who love Him. And these are the acronym of the word CALMS: covenant, anointing, love, mercy, and sincerity. And this will be given to those who love Him, mga kapatid. At ito ay pinag-iingatan ng Panginoon from generation to generation, from age to age, brethren in Christ, even to a thousand generation. God always keeps His covenant to us that He will never stop doing good, brethren in Christ. Our today's grace, ang biyaya ng matapat na Diyos ay para sa libo-libong lahi at henerasyon, at nararanasan ito ng mga nagmamahal sa Kanya sa lahat ng panahon. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang biyaya ng matapat na Diyos ay para sa libo-libong lahi at henerasyon, at nararanasan ito ng mga nagmamahal sa Kanya sa lahat ng panahon. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we just thank You. Tunay nga po na napakamatapat Mo sa amin, napakamabuti Mo sa amin, napakadakila Mo sa amin. Thank You, God, because You've covered us with Your precious blood. That's why we are always protected. Salamat dahil sa aming pagising, taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrace at kapahamakan, malayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema, malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway. Thank You also, God, for Your provision. Dahil sa araw-araw, kami na yung mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang. Tunay nga po ng yung biyaya ay sapat at sobra-sobra pa sa amin. At salamat, God, because pinagpala Mo na ang aming buong aspeto ng aming buhay. Pinagpala Mo na kami spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. Salamat, God, dahil kami ay naging daluyan ng iyong pagpapala. At ang dahilan kung bakit Mo po lagi kami pinagpapala ay upang kaming maging pagpapala lagi sa lahat ng mga taong aming makakasalamuha. Kaya, Lord, today, once again, kami ay magiging pagpapala sa aming pamilya, magiging pagpapala sa aming iglesia, magiging pagpapala sa aming komunidad, magiging pagpapala sa negosyo na aming pinangangasiwaan, at magiging pagpapala sa kumpanya na aming pinagtratrabahuan. Thank You so much, God, at sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya, whenever na sila po ay may kahilingan sa inyo, may pinanghahawakan kaming pangako, Panginoon, ng wika Mo sa iyong mga salita, na anuman ang aming hingin sa Ama, sa iyong pangalan na inyo pong ipagkakalob sa amin. Kaya hinihiling namin ngayong umaga sa sa Ama, sa iyong pangalang Jesus, na kung may nangangailang kaligtasan,
grant them salvation, kung may nangangailangan ng kagalingan, grant them healing, kung may nangangailangan ng kalakasan, grant them strength, kung may nangangailangan ng katugunan, grant them your provision, at ano pa man po, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan, you know our heart's desire, and you will grant everything, Lord, we are asking for, kasi ikaw ang Diyos na napakabuti sa amin. Thank you, Lord, sa pag-iingat ng iyong covenant, dahil tunay nga po na hindi kayo titigil sa paggawa sa amin ng mabuti. Ang iyong awa at biyaya at habag ay laging lan sa amin. Ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay laging lan sa amin. Salamat, Lord, sa bagong tipanan, bagong kasunduan na inyo pong iginawad sa bawat isa sa amin. We're so much blessed, Lord, to have you in our lives. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.